Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, nandito na naman po si Nurse Cory para po magbigay sa inyo ng panibagong kaalaman sa ating kalusugan. Tandaan po natin, iba po ang may alam sa kalusugan. Okay, what is my topic for today? Bigla lang akong nagkaroon ng idea na i-discuss yung topic na to. Kasi last time, nagkaroon ako nito. Recently lang, few days ago, I had itong sakit na ito. So, tapos bigla akong naalala yung kasabihan nun o yung lagi sa akin sinasabi ng nanay ko tsaka ng mga tao sa paligid ko na kapag nanilip daw ako, magkakaroon daw ako nito. So, yes, alam niyo na po kung ano po ang ibig kong sabihin. Ito po ay ang sakit na kuliti. Yes! In today's video or today's discussion, I will tackle bakit nagkakaroon tayo ng kuliti at sasagutin ko rin yung katanungan na kapag nanilip ka ba, totoong magkakaroon ka nito. Okay, stay tuned lang po mga kaibigan at sigurado ko pong marami na naman po kayong matututunan sa aking i-discuss. Okay, totoo po ba yung kasabihan na kapag nanilip ka, magkakaroon ka ng kuliti? Of course, hindi po totoo yan. Maaari po ginagamit lang na excuse yan o ginagamit lang na panakot ng mga matatanda sa ating paligid yan upang hindi tayo makagawa ng mali or ng masama. But the truth of the matter is po, is ang kuliti or stye ay nakukuha po natin if may infection po dito sa ating upper or lower eyelids. Ano po ang ibig sabihin yan? Dito po sa ating mga mata ay mayroon pong gland na nagpo-produce ng oil. Tapos, imagine nyo po kung nag-block po yan or nag-clog po yan itong mga nagpo-produce ng oil dito sa ating eyelids, that's the time po na magkakaroon po tayo ng kuliti. Ano po, ang kuliti, ito po yung parang nakikita natin na parang may pimple-like or yung parang tigyawat na tumutubo sa ating mga eyelids. So, masakit po yan at mamamaga yung talukap ng mata natin. In some instances, may mga stye po or mga kuliti na may nana, yung iba naman namamaga lang siya tapos namumula siya. Big no-no, wag nating pipigain yung ating mga kuliti. Why? Kasi pag kumalat yung infection sa ating mata, maaari kang mabulag. Yes, totoo po yan. Ano po ang pwede nating gawin kung tayo ay may kuliti? So, number one, pwede tayong mag-home remedy. Pwede tayong kumuha ng malinis na tela or cloth at idampi natin dito sa ating mga kuliti for like 10 to 15 minutes. At sinisigurado ko po mababawasan or maiibsan po ang pamamaga. Ano pa po, may mga instances na ang kuliti ay hindi nawawala on its own. Ano po ang ibig sabihin niyan? So kung napapansin niyo po na lumalala na or namamaga na ng husto yung kuliti natin, tapos hindi naman siya nawawala on its own, that's the time that you have to go to the doctor. Punta na po tayo ng doktor. Dahil dyan po, ang doktor natin ay magre-reseta po ng antibiotics na maaari po nating inumin for 5 to 7 days or beyond 7 days pa po. Depende po, ano? So, tandaan po kasi natin, ang kuliti ay isa pong infection. So, ang infection po, ang kagamutan po dyan ay ang antibiotics. Okay, huwag nyo din pong kukusutin ang inyong mga mata kung kayo ay may kuliti. Kasi katulad po ng aking nasabi, maaari pong kumalat ang infection sa ating mga mata at ito po ay magkakaroon ng mas malalang epekto sa ating mata. So, yun lamang po, tandaan po natin, hindi po totoo na kapag pag ikaw ay nanilip, magkakaroon ka ng kuliti. Marami pa po akong mga kasabihan or mga paniniwala na gustong i-discuss sa mga susunod ko pa na videos. Kaya tumutok lamang po kayo at huwag po kayong magsasawa na manood sa aking mga health tip videos. Para po sa mas marami pang kaalaman, mag-subscribe lamang po kayo sa aking channel at hope to see you again soon guys.
Huwag po natin kakalimutan mag-subscribe at mag-ingat po tayo sa panahon ng COVID na ito kasi po napakahirap po ang magkaroon ng karamdaman sa panahon na ito. Okay, God bless everyone and have a good day. Bye!